Good day sa ating lahat, guys. So, nandito pa tayo sa Harbor North. Dito lang yan sa my North Point. So, for curiosity sake, ay tiningnan ko tong place na to kasi parang tingin ko talaga super ganda tsaka hindi ko pa talaga yan nasisilip pa siya. So, isa pala siyang hotel dito sa malapit lang sa amin. Of course, Abians is so expensive na, it's very luxurious at nakakatakot siguro talaga yung presyo. But anyway, so ikot ko muna kayo dito sa Harbor North na malapit lang sa aking kinaroroonan. Kung may pacho eh. Pagpasok mo pa lang dito sa Harbor North ay marami na mga entertainment na makikita mo at different kinds of na mga stores na pinapakita dito. So, especially yung wine, tapos yung mga Lego, so for kids at syempre talagang yung mga turista kapag meron talaga silang pwedeng ikutan sa ilalim ng hotel. So, as you can see guys, na itong itaas na ito ay hotel po at ito namang ground floor ay ito yung makikita natin. For, syempre, pagka gusto nilang bumili, umikot, nandyan yung Starbucks, jewelries, clothes, everything what they needs, perfume. So, nandito na yan lahat sa Harbor North. So, konting ikot lang, konting lakad lang, and then sa tabi naman ito ay seaside dito sa may North Point, of course. So, napakaganda talaga rin. At sobrang linis, napaka luxurious, at syempre, marami tayong makikita sa North, sa Harbor North, guys. Ang natatandaan ko dito noon, 1998, ay isa itong bus terminal. So, lahat ng mga sasakyan ay nandito, pati yung mga walang garahe o wala silang space para sa mga sasakyan nila. So, pinapaupahan ang lugar na ito bilang garage at per hour or per month. So, itong espasyo nito dito sa Harbor North, ito ay talagang terminal bus. But ngayon, syempre, binago ng panahon at ni-renovate ito, pinaganda, pinalawak at itinayo nga ang Harbor North Hotel at syempre ang mga shopping arcades dito. Kaya naging napakaganda ng place dito sa Harbor North at talaga namang hindi nagpapahuli sa ibang mga lugar like Causeway Bay or Wan Chai, Central and different places dito sa Hong Kong. So, meron din dito kalapit ay yung ferry na papunta sa kabila at syempre ang kata ng mga nakikita natin binebenta ng mga seafoods dyan. So, meron din small market para dyan. And also, balikan natin noong 1930s, itong North Point is isang beach at saka become one of the premier destination for holding swimming galas in Hong Kong. Galas in Hong Kong before, right? So, North Point is also the district there, the North Point refugee camp was built to accommodate the influx of refugees from mainland China. So imagine you guys, ganun yung ginawa nila doon during that napakatagal na panahon. So yan, paunti-unti, alam nyo na kapag ka marami ng mga businessmen na pumapasok, talagang ipapasok nila yung kanilang mga business at proposal dito sa Hong Kong. At syempre, I think wala pa tong British colony na dumating at inayos ito. At ang makikita dito sa Harbor North, yung attractions dito, syempre nandiyan yung Victoria Park, District at saka Excellent Museum, one of the history and more with a very beautiful place din, syempre. Sabi nila is Victoria Harbor. So, nakita natin sa likod na to. So, ito na yung Harbor North shopping arcades. Dyan, maraming restaurants sa paligid.
Tapos, inurong na rin nila yung bus terminals dito at meron na talaga siyang espasyo. Sobrang laki nito, guys. Sobrang laki talaga nito. Napaka maganda rin maglagay ng mag-walking. Pero, hindi nila ina-allowed yung bicycle, I think. So, nakakatuwa lang. Throughout its history, the harbor has seen numerous reclamations projects undertaken on both shores, at many of which have caused controversy in recent years. So, syempre yung environmental concerns have been expressed about the effects of these expansions in terms of waters and quality, loss of natural habitat. It has also been proposed the benefits of land reclamations may be less than the effects of decreased harbor weeds. Syempre. So, yung major harbor tourist attraction of Hong Kong. So, maganda talaga siyang tourist attraction. As you can see that, guys, nandito ako sa loob ng shopping arcade. So, itong pinakikita ko sa inyo is ground floor. So, time to time, syempre, naglalagay din yan sila dyan ng mga decorations for anything, whatever they want to put in there. So, ngayon, Chinese New Year, so, I think wala mo na. So, yun nakita natin yung bridge crossing the harbor. At there are three cross harbor road tunnels. Syempre, dyan yung nakita natin, pinakita natin kanina. So, nandyan yung cross harbor tunnel, Eastern Harbor Crossing and Western Harbor Crossing. So, the three tunnels act a very important linkage between the Hong Kong Island and Kowloon. So, yan guys. So, ito naman yung likod at day off nga ngayon. At marami pa rin mga, syempre, day off. At nakita nyo naman at punong-puno talaga ng mga tent yan. So, magaling din naman yung ginawa nila. So, okay lang yan sa mga urban or sa mga police na mag-rest ng ganito. So, nagkakasiyahan at least kahit sa pamamagitan ng mga tent. So, nakakapagpahinga sila inside. At syempre, pagkatapos nyan, kailangan nilang linisin yung mga ginamit nilang lugar. So, yun lang yung patakaran dito sa Hong Kong. Yung maglinis ka after ng day off mo na para hindi ka naman na paalisin ulit kapag ka ikaw ay magdi-day off ulit. So, yan lang guys. At ito yung Harbor North dito sa North Point. At simple but beautiful places. So, yan. You can come over here next time if you have time. So, thank you so much and goodbye. See you soon.